Sabi kasi din ng doktor namin, pagkakain na ng baboy, bad daw yun. Bad. Kasi kawawa naman ang baboy. Laging mongoloid. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sa inyo pala kapag subscribe, please subscribe na sa Gian Roque's channel. So sa ngayon, nandito kami sa Municipal Gym ng Marihatag para magluto. Kaming i-prepare karo na isda, tangigi. Ay, sana kay very good. Very good, Milin. Very good. Wow. Gumaya. So, ayan guys, nag-big pizza. Para sa tinola. Para sa tinola ni Emilin Specialty. Wow. Nakon mi isda. Oh. Kini mi isda kay gikan pa sa fresh from the farm. Guys, nagluto mi kay panatuod ni sa mga volunteers kay Loi Kaayo na wala sila yung pakaon, makakit sila. Gasa ni ko, hindi ka makakabinsom eh. Matala ko na si Kan kung yung sa'yo. Well, nangis ako sila niya. Ako nga itong mga utaw. Ganyan, dali kay unlimited ng tubig. So ayan guys, tapos na ang kuan, paghugas-hugas na mo og ganang gulay. Karon ang karon ang among buhaton ay magkuan na lang mi magtantad sang isda. Tapos magutad-gutad sa ang pizza para isagol sa amo ang tinuod. Kuno tali man mayet, unay giluto mayo. So, Madam Mayet. So karon guys, gigurub-gurub na. Diri. Pasensya na sa mga yun. Chat sa ako na. Ang picture mayo, i-provide mo sa GC. So ayun guys, kung makikita ninyo si Timili, nagutad-gutad. Kung sa Tagalog pa, nagagayat ng gulay pitsay o di ba kawawa ang pitsay di ba kawawa ang pitsay tapos nang nahiwa yung isda o di ba kawawa din yung isda wala nang buhay you know mapula-pula pa ang hasam ha 50 ko tao uber. So ayan guys, magpapakain daw kami ng 50 packs. So para kaming nasa keter nito. Pero okay lang kasi para to sa bayan. So at this time, ipapakita ko muna sa inyo ang OL. Tapos ipakita ko sa iyo ang toyo, gawin nilang sausawan. So, i-ano ko muna ang kusina, ang bagong kusina namin. Di ba? Ang bago naming kusina. So, guys, sa ma-observe ninyo yung dalawang mag-asawa niyan, isa po silang volunteer para sa operation na ginagawa ng LGU Marihata. So, sa ngayon, nagsasaing si Kuya Aming sa Kasiti Mili magluluto ng gulay. So, ako naman ang ginagawa ko ngayon sa inyo ay magcharot-charot lang. O di ba? Di ba ang isda? Oh, ayan, masarap 'yon. Ayun. Gagamitin naming Ricardo's. So, yan. May ano kami, may anong tawag nito, te? Sibu. Anong tawag nitong garlic? Ahos. Si ahos ba 'to sa Tagalog, te? Garlic, ahos. Ah, bawang! Bawang! Oh, may bawang kami. May luya kami. May malaki kaming atsal. Ayan, magkita niyo atsal, oh. Saka, may dinikdik kaming paminta. Pamintang durog. Saka, may suka kaming nasasashay. Oh. Fresh from the farm, ito yun ito sa battle. Saka may cubes kaming gagamitin para sa aming pagluluto para mas maging malasa at masarap ang aming ulam. Inaantay natin yung maluto na ang ano, maluto na yung
yung kanin na sinasain ni Kuya Amin. Tapos ito yung panira namin sa gabing ito. Pangalan mo, ya? Yan, pangalan mo! Taga-asang asawa, ya? Yan ang aming visitor sa kusina. Si Kuya Nolito Kasanya. Tagahin ka, ya? Tagahin ka, ya ba? Kung taga-Corbada si Kuya, siya nga ang company siya ito ang volunteer isa. Grabe sa ang kahago yung taong sabi nila, maluwi kita. Pero sige na ka lamang kay Aron sa kita sa kakulian sa ito ang panahon. So karon guys, yagi hiwa-hiwa na namo ang isda. Diba? Kay 50 ang among pakanon, o diba? Guwapa kayong isda sa video ti. Guwapa kayong isda. Yan, yeah, lamit na pangkilawon. Pangkilawon yan, o. Oh, si Ma'am Flor. Ma'am Flor. Para sa asa din sa pagkaon, Ma'am Flor? 35. Saray tungaon. Anak ka pa. Ang hilaw. O diba, guwapa kayong isda, no? Pangkilaw na siya, ya, pwede ya? Oo, oh, basta hilaw. Pero pinaksyo din ang kilaw. Nag-joke. Si Ma'am Flor. Ma'am Flor. Para sa unsa ni siya napagkaon, Ma'am Flor? Para sa kuan. COVID. So yan guys, at this time si Timmy ay maghiwa-hiwa na daw panakot. So kung sa Tagalog pa magagayat na mga regalos na gagawin din natin sa aming masarap na ola. Kamatis. Yan eh, dire. Si Arme kamatis. Carrots kamatis. May letra na ula. Kamatis. So ayan guys, makikikain akong muna ngayon sa ulam nila kasi masarap. Kasi diba? Kung titingnan niyo, oh, 'di ba masarap pa? O 'di ba pulang-pula pa? Ang sarap sa pili. May weed matching pizza pa siya. So sa ngayon, ipapakita ni Ate Mimin o i-demonstrate ni Ate Mimin kung paano maghiwa ng mga ricados na akma sa tinola. Kasi magluluto. O sa pamahaw daw nila, they are planning na. Ang itlog naman kasi pang-agahan. Di ba, Ma'am Flor? Na-stress kasi Ma'am Flor kaayo. Pero, bisan tuwad si Ma'am Flor, amunay si Ma'am Flor, stress na kaayo. Buo sang gihapon si Ma'am Flor, 'di ba? She's always washing. Naghuhugas lang kamay niya kasi nga for anti-COVID-19 naman talaga siya. At 'yun naman talaga dapat ang gagawin natin para mapiwas virus tayo. So sa ngayon, kumuha na si Ate Mili ng kamatis para gagamitin sa aming masarap na tinola. Ayan. So mag-adobo daw siya ng baboy ngayon. Pero yung kakainin ko ngayon ay tinola lang kasi nga masarap siya, 'di ba? So, tapos nang maluto yung kanin namin. So, maya-maya, sa tinola lang naman kami. Diba? Ah, sobrang... Ano yung kamatis mo? Nagaya si ate namin ng kamatis. Kasi kamatis, pampahamis daw ng putis. Alam, bakit may peg? Kasi kumukha mo. Ano yun, Meng? Wai kuan. Ayaw, wai ko dyan. Hindi po yung nilagyan. So ayan guys, nagluluto pa sila ngayon, o diba, malaking kaldero na gagamitin kasi nga for 50 packs kasi yung papakakainin namin na volunteer para sa 24/7 na ginagawa ng LGU natin. So ayan. Hi. So ayan, may kahoy silang hinahanda. Oh, ayan. So ayan guys, may tubig na kami gagamitin para sa aming tinola. Oh, ayan, nakarili na ang kaldero. Ay, wala kang apoy! Maghalin. Ano ba tawag? Ano ba sa Tagalog yan? Maghalin niya? Mag-create ang fire. Wala, di ba sa kasi ng initon?
Hakadasol. Napaka-bright ang ginawa ni Kuya kasi nga nag-create siya ng fire doon sa firewood. So, sa ngayon, pag maluto na ito, ay makikikain ako muna para kabuhayan. Kasi sa bahay, aray ko! Kasi sa bahay, puro hugasin ang mga plato, mga baso at kutsara, saka walang ulam. So, kahit mainit, ay tinitiis ko na lang para din sa kanila. Kita natin guys kung ano ang sakripisyo ang ginagawa ng mga volunteers. So, dapat lang na bigyan din sila lang tribute sa ating mga frontliner. Naka-initiate kasi sila lang ng ganito para din sa ating mga volunteers. Guys, malapit nang maluto yung ulam na niluto nila. O, diba? Ay, kaya lang baboy. Baboy yung niluto. O, yun o. Malaman. Isa sila kahiwaan na yan. Sobra. Pero yun, ano ba mo yun? Tapos dito naman po sa tinulang isda. Malapit na din siya maluto. Saka yung kanin, matanong yung kanin. So yun guys, maya-maya kakain na kami. So tinatakpan na yung baboy. Ano yung baboy? Yung baboy, yung nasa loob, yung baboy. Yan. Baboy eh. Kasi, hindi ka siya pa nakain ng baboy, kaya ayan. Mabango siya sa para sa kanila, para sa akin hindi. Kasi gusto ko yung tinola. Bakit? Pero lata na yung tuti. Bakit hindi ka kumakain ng baboy? Hindi kasi ako kumakain ng baboy kasi bad. What? Kasi pag sabi kasi ng doktor, pagkakain na ng baboy ay ano daw, magkakasakit ka raw. Kaya naging mongoloid. Sabi kasi ng doktor namin, pagkakain na ng baboy, bad daw yun. Bad. Kasi kawawa naman ang baboy. Naging mongoloid. Ayan ang init kasi by next week gusto. Hi guys, nandito po kami ngayon, nagluluto. Yan sana mabusog ka sa amin nila. Oh, yan mabubusog naman talaga kasi. Guys, sa ngayon, mainit yung kusina namin by next week. Kailangan pa siyang i-aircon. Kasi nga mayaman ako. Mayaman. Sino ba 'yan? Si Leo Marcos? Oo, si mayaman na mayaman sa utang. Yun. So yan guys, maya-maya ay kakain kami. Salamat sa iyong panonood. So hindi ko muna maipakita sa inyo ang finished product ng pagkain. So I hope mabusog kayo, ha? Oo. So ayan o, oh, diba? Pinola isda, diba? Fresh from the farm yan. So si Ate Minin ang nagluluto niyan. So masarap daw yan. So ayan guys, maya-maya kakain na sila ng ulam na aming hinanda para sa ating mga butihing volunteers. Sila kasi yung mga frontliner ng COVID-19. So I hope matuwa sila sa aming ginawa, mabusog sila at patuloy yung pagtulong nila sa ating mga kababayan. So ayan guys, maya-maya ay hindi ko muna maipakita kung pagkatapos ng pagluluto nila, pagkain nila kasi nga palubat na yung cellphone ko. So I hope na makakaintindi kayo sa mga charot-charot lang naman na video. Yeah.